Akala ba natin kontrolado ng African swine fever sa Rizal at Bulacan? Eh, bakit kahapon lang isang lugar sa Antipolong kumpirmado may ASF na rin? Nagbabalita si Shaila Francisco. Ilang araw matapos makumpirmang may African swine fever sa Barangay Payatas at Bagong Silangan, Quezon City, may bagong kaso na namang naitala. Nasa Antipolo City raw ito, pero hindi tinukoy ang eksaktong lokasyon. From the initial laboratory test, yes. And we are now implementing 1710 protocol. Ito na ang 12 lugar na nagpositibo sa African swine fever. September 9 ang unang kumpirmahing nakapasok na sa bansa ang ASF. Pero sa report ng gobyerno ng Pilipinas sa World Organization for Animal Health, Hulyo pa na magsimulang tamaan ng sakit ang mga baboy. Kaya para sa isang International Animal Welfare Organization, hindi na sana kumalat ang sakit kung hindi ito tinago ng pamahalaan. Within that 1 month, 1.5, 2 months period, that no information is out in the public domain, then that disease was spreading already. At this moment, we don't even know where it is. Minsan, when there is no information, panic actually is the natural reaction. Nagkulang din daw ang gobyerno sa pagbibigay ng impormasyon kung paano makaiwas sa pagkalat nito. Aminado naman si Acting Agriculture Secretary William Dar na hindi agad isinapubliko kung ano ang mga apektadong lugar para mabilis na makontrol ang virus. Bago rin daw siya maupo bilang Acting Secretary, may mga ulat na ng ASF. Did you ask the previous administration na mayroon ng as early as May? Wala nga, nangyari. Now we told the public once I received the incident report that there is a suspected swine disease. I came in August 5 and I only received the incident report somewhere August 10, that's a week after almost. So they did not report even the early July, which there have been observations through. The previous. But I did not know that until I came. Sagot naman ni dating DA Secretary Manny Piñol, hindi rin ito agad nakarating sa kanya. Kung meron yan noong May, as early as May, sumabog ba yan? It never reached our office. Kung meron man. Let DA handle that now. There are also problems that happened before I took office as Minda Chair. Am I blaming my former secretary? Sa ngayon, 15,000 baboy na ang pinatay sa mga lugar na isinailalim sa quarantine. Kontrolado naman na raw ang virus sa unang 9 na lugar na binanggit ng DA. Pero tuloy pa rin ang calling sa mga baboy sa loob ng 1 km radius ng Ground Zero sa Quezon City at Antipolo. Aminado naman ang DA na hanggang 3,000 piso lang ang kaya nilang ibigay sa hog raisers sa kada pinapatay na alaga. Hindi raw kasi sapat ang pondo ng ahensya para tapatan ang actual cost ng bawat baboy. Para sa 1PH, Shaila Francisco, News 5.